malalim ang isip, lumilinaw ang sagot. Patagal ng patagal, mas lumalakas ang mga tunog. Huni ng ibon, hampas ng hangin, kabog ng dibdib, hingang malalalim. Payapa, diretso tingin, walang salita. Pumipikit pag masakit, madalas tumitingala. Nagtitiis, naglilibang, nagbibilang ng ibong dumadaan. Sabay tumatakbo ang paa at isipan. Pwedeng bumagal pero bawal huminto. Hanggat hindi pa tapos, bawal sumuko. Lahat ng reserba sa huli ibubuhos, pero bago matapos, napapatanong din naman ako kung bakit ko ginagawa to sa sarili ko. Nalaman ko ang sagot. Nalaman ko habang tumatakbo. Wait lang, masyadong seryoso, hindi ko kaya to. Game. Wala namang tumatakbo sa buong angkan ko. Hindi rin ito yung kinagisnan kong sports. Mula LM hanggang matapos ng senior high, volleyball ang nasa puso ko. Kaso, walang sinasalihang league ang university na pinapasukan ko. Hindi ako pwede magpalit ng school, kaya napilitan ako magpalit ng sports. Ewan, gusto ko pa eh. Alam kong may kalalagyan pa ako. Naunang maging siklista yung kapatid ko. Sumali siya ng duathlon, nanood ako, nakita ko, napaisip ako kung kaya ko rin ba yun. Sabi ko, gusto ko to. Mula nun, araw-araw akong uwing-uwi. Diretso ako sa isang malaking cementerio kung saan marami ring tumatakbo. Hindi kasi naging maganda yung last playing year ko, kaya yun, sa takbo ko, binuhos lahat. Kung tutuusin, wala pa akong 3 taon sa larangan to. Pero naniniwala akong hindi lang sa tagal ng panahon mo makukuha yung lakas. Nasa kung gaano ka kapursigido, talunin yung sarili mo kahapon. Paano pa kung araw-araw mong susubukan talunin? Araw-araw akong tumakbo. Hindi ko namamalayan, bumibilis na pala ako. Kaya ko na palang tumagal nang hindi humihinto. Hanggang sa nakatikim ako ng mga panalo. Minsan, hindi rin naman ako nakakuha ng pwesto, pero alam kong hindi ako talo. Kasi, ang totoo, sarili ko lang ang kalaban ko. Simula nun, hindi na ako tumigil. Nakaka-addict. Madalas akong bumabawi ng tulog sa school kasi tumatakbo muna ako bago pumasok. Pero natutulog lang ako pag vacant, ha? Hindi ko naman pinapabayaan yung pag-aaral ko. Promise. Hanggang pati mga classmates ko, inaya ko na rin sa bisyong to. Ang sarap sa pakiramdam, lalo pag nakikita kong nagugustuhan nila. Yung walang halong sa pilitan, sila pa mismo yung nag-aaya. Sobrang solid. Kakatakbo ko, napabilang ako sa isang pamilya. Nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan, kakilala. Karamihan sa kanila, higit na nakakatanda. Ang tawag nila sa akin, anak. Paano ako napabilang? Doon sa sementeryo ang sinasabi ko, pag nakikita ko sila, bumubuntot ako. Hindi ko alam na team sila. Para akong ligaw na asong naghahabol ng mga tumatakbo. Ayun, inaya nila ako. Nakakatanggap rin ako ng suporta mula sa mga hindi ko kakilala. Tuwing tatakbo ako sa umaga at makakasalubong ko sila, hihiwa nila ako. Minsan sa mga karera, magugulat na lang akong may sumisigaw ng pangalan ko. Nakakataba ng puso. Hindi ko akalain na marami palang naniniwala sa akin. Ang sarap sa pakiramdam. Hindi lang ako tumatakbo para sa mga karera. Takbo rin yung nagsisilbi kong pahinga. Pag nagkakaroon ako ng problema, galit, kapaguran, lahat na, tumatakbo ako mag-isa. Humihinga. Pagkatapos nun, magaan na lahat. Sa takbuhan, sarili mo lang yung kalaban. May mga bagay na akala natin, hindi natin kayang gawin, pero yun kasi yung nasa isip natin. Hindi lang katawan ang kailangan, laging malakas. The body reflects what the mind believes. Isa to sa mga pinakamahalagang natutunan ko sa pagtakbo at sinasabuhay ko. Kahit gaano kapagod, hanggat hindi pa natatapos, hindi dapat huminto. Darating sa punto na wala na akong nararamdamang sakit sa paa, balikat, dibdib, buong katawan. Hanggang sa matanaw ko na yung dulo. Palapit ng palapit, palinaw ng palinaw. Na pagtapos ng karerang to, nadaig ko na naman ang sarili ko. At ito yung dahilan kung bakit ako tumatakbo. Okay, 23 minutes and 58 seconds. Lupet!
Marquez. And just to instruct everyone. Nice, nice.